gawa mo. Laging maaliwalas. Laging positibo. Income minus savings equivalent to expense. Pero it's not the principle alone eh. How does that principle apply to your life? Gagabayan ka ni Wealth and Life Coach Chinky Tan para makaahon sa problema. Dahil ikaw ang dapat kumilos. Ikaw ang gagawa ng paraan dahil kaya mo yan. Tuwing Linggo, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Point A to point C, tuturuan ko po kayo kung paano mag-start ng business. Chink positive. Bawal ang kokontra, bawal ang nega. Hindi na bale, nawala kong iPhone. Basta, meron lang akong e-phone. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mga bata, tuwing Lunes hanggang Biyernes, kayo ang bida sa TV5 Kids. Mapapanood dito ang cartoons mula sa Disney. Matuto at makisaya tayo sa Batibot. Tapos, may storytelling at adventure pa sa Pidol's Wonderland. At Istoripik, Pidol's Kwentong Fantastic. Mag-e-enjoy ka na, may matututunan ka pa. Kaya dito ka sa TV5 Kids. COVID-19, reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue o gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin 'to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. May mali ba sa buhay mo ngayon? Tara, itama na natin. Chink Positive. Samahan niyo ako, I'm Chinky Tan. Sa Radyo 5 at 1PH. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, lumabas natin ang Linggo. Tama, sabungin natin ang bukas na masaya at pupuno ng pag-asa. Tanggalin po natin ang negatibo at harapin po natin ang positibo. Pag natin iwasan ang problema, harapin natin ang problema. Kung mabigat man, huwag mag-alala, pag-anin ang kalooban. At kung ika nga ay kayo nahihirapan, lakasan po natin ang ating mga radyo, headset, volume, at sabay-sabay na sumigaw ang buong sambayanan ng Chinky Positive. Ako po ang inyong lingkod sa Chinky Tang sa oras kami makakasama. Hanggang alas 8 po ng umaga, nagbabalik po ang ating programa sa COVID-19 special coverage ng Radyo 5 at 1PH News 5. Napapakinggan nyo rin kami sa Himpapawid sa Airwaves sa Radyo 5, 92.3 News FM at napapanood din kami sa 1PH Signal Channel 111. One lang po. Napapanood din kami sa live streaming po sa Radyo 5, sa Facebook page, YouTube po at syempre nahanapin nyo na lang po Radyo 5, 92.3 News FM. Kamusta na po kayo? Kamusta ka na kapatid na Anthony Roquel? Yes, matagal na hindi nagkita sa mabuti kang kalagayan. Siyempre, gising na gising po si Angel Alpanta, ang aking vice president ng aming chink crew. Okay, si Maria Sigalat. Good morning po. Okay, kay Wilma Aguilan. Good morning din. Kay Jude Del Cruz, kay Alex Fuentes po. Maraming salamat sa Storya Balastig. Maraming salamat po mga kapatid. Yes. Okay. So right now, magbigay lang tayo ng konting update po kung ika nga ano nangyayari na ating bansa tungkol naman sa COVID-19. Sana naman po matapos na po itong pinagdadaanan po nating krisis.
health crisis po dahil po ang dami pong apektado po. Pero syempre, worldwide po, itong nangyayari na ito, over 12.5 million po at naman COVID-19 sa buong mundo according to Reuters, no, Reuters Daily. Ang bilang po ng mga taong nasawi po ay 559,000 na po at nangunguna ang Estados Unidos. Ayaw talaga magpatalo ang Estados Unidos sa bansang na pinakamaraming kaso ng infections. Nasa 3 million na po ang kumpirmadong may kaso sa ikang coronavirus. Sabi, no? 3 million. Kasi alam mo, Kuya Anthony at saka Sonia Raimundo, ayaw mag-face mask. Oo. Di ba? Ayaw nang mag-face mask, gusto pang lumabas. O, yun ang problema. Mm-mm. Eh, sa Pilipinas naman po, ay umabot na rin po ng 54,222 ang COVID-19 cases po matapos na magtala po ang DOH ng 1,387 ngayong araw. Ito po yung kahapon, kabilang na inatala po ng 807 recoveries at 12 po ang mga taong nasawi. Tama po, balala po, paalala lang po ha, gusto natin bayan pa rin talaga hanggang sa Amerika, pati pagdami po ng kaso. Marami na po ngayon ang mga taong lumalabas, no? Kasi dati bawal lumabas, di ba? Bawal lumabas. Pero nga pag ikaw ay nag-comply, pwede ka lumabas. Ngayon nag-comply, lumabas ka. Pero ang problema, nung lumabas, hindi na nag-comply. Marami po ngayon ang nasa kalsada at sa public places po. Ladies and gentlemen, di na po nagpe-face mask. Oo. Akala po nila wala na po yung virus. Pero sa katotohanan lang po, anong nangyari po? Ang ating mga doktor, ang ating mga frontliners, mga nurses po ay medyo nahihira na po. Bakit parami ng kaso na ma-max out na po ang ospital, na ma-max out na rin po yung mga hospital beds, lalo na pag sa Cebu po at sa dito sa may Metro Manila, yung mga leading hospitals po, minsan nahihirap na po. Kasi nga, padami ng padami po yung kaso. Siyempre, imagine nyo, dati from 200 to 400 a day, umabot nga ng 2,000 plus, di ba? Pero ngayon, buti na lang, eh, bumaba na po ng konti kapon, 1,387. Pero malaki pa rin yun. As a matter of fact, one more thing, inanunsyo rin po, ladies and gentlemen, ng Department of Health na pwede na maging airborne ang mga ika nga virus na ito sa mga kulub na lugar, di ba? Alinsunod to sa World Health Organization. Kaya nga, Ate Angel, ha? Ate Mina, Sonia, Ningning, di ba? Medyo ingat-ingat lang po tayo pagdating po natin sa public places at kung po ay nasa-stop ng isang mga lugar na kulba. Di ba? Kailangan po, ingat-ingat lang po talaga tayo. Safety precaution, naka-face mask tayo, naka-face shield tayo, naka-PPE suit pa tayo. Huwag naman. Basta hanggang ano lang, di ba? Ayon nga kay Undersecretary Maria Rosario Vergiere, di ba, sinabi po niya, Vergiere, okay, sinabi kabilang sa rekomendasyon na nagbabalik po ng operasyon ng mga establishment ang pagiging open air. Oo, yes. Di ba, mas maganda na sa open air ka, at least hindi kayo ano prone, di ba? At hindi lang yun, di ba? Mitch Ole, kusta na po? Eh, nasa 30 na po ang kaso ng COVID-19. Sa kamera, matapos magpositibo sa virus ang isa pang security staff. Ay, naku, ang sakit po. Ang security staff, di ba? Eh, syempre naman, eh, dinadaanan parati yan. Lalo kung ito ay security staff na nasa, ano, pinaka main entrance. Imagine mo, yung taga-baril sa'yo, may virus pala. Siya pa yung carrier. Ang hirap talaga, no, ngayon, alam mo mga kapatid, okay nang na maging pranin ngayon eh. Alam mo, ako sa akin lang ha, kahit nang sabihin mo, okay na maging pranin kesa magkaroon ng COVID. Okay na mag-ingat. Ito lang sa totoo lang ha, ang mga carrier talaga, Christian Seco, ng COVID, hindi yung mga hindi mo kakilala eh. Alam mo, chances are, makukuha mo yan sa makakilala mo eh. Kasi very ano kay open ka, you let your guards down at the same time. Chika, hola. Diba may mga iba pa nga, nag-family reunion lang, nag-GCQ lang. Diba? O, may isang pamilya sa Tondo, 18 ang tinamaan. 18 po. 18. Oo. So, very important eh. Elizabeth, Mariano, kamusta na po? Oo, ma'am. Elizabeth, Mariano, kamusta na po kayo? Diba?
And yun nga, so kailangan lang po, vigilant lang tayo mga kapatid. Very vigilant lang po tayo. So tindag, balita, balik operasyon na po sa Lunes ng July 13 po ang MRT3 ayon sa pamunuan ng tren, mananatili sa limited capacity ang kanilang operasyon. Sa huling tala po, 281. Ulitin ko, 281 MRT personnel ang nagpositibo. Ay, naku, sa COVID-19. Ay, Diyos po. Ay, Chris Anseco. Diba, at sa Kamakmak, Broquesa, Marikita. Yun nga, eh, yun nga ang problema. Dito nyo talaga makikita talaga, no? Na lalong kumakalap at lumalaganap po ang COVID-19 dahil po sa mga paglipat ng tao, pag-travel ng tao. Diba nung tayo po ay naka-ECQ pa noon during that time, walang mga public transport, walang ano, so mababa po yung numero to flatten the curve. Kaso lang, nagbukas na po tayo dahil nga kailangan po kumita ng mga tao dahil po sa ekonomiya. Pero ano po naging consequence? Yun po. Kaya nga, Shirley Navarro at saka Aerom Lee, no? Kailangan lang po talaga tayo ulit mag-ingat. At ito na po, yung huling balita po natin para babala lang po sa inyo at saka ika nga, paalala po, pwede na daw motorcycle ano, riding in tandem, diba? Back riding po, oo. Ang mga LGBTQ couple. Ah? Ayong ki-joint? Ha? Talaga? Meron pang specific ha. Basta couple po. Ayong ki-joint Task Force COVID-19 Shield Commander Lieutenant General Guillermo Elizar. Kailangan po lang magdala ng tunay na nakatira po sa isang bayan ang ika nga ay mga partners o mga partners. Kaya nga Nestora Balastig ha? At the same time Sunday Takasi. At saka Marisa ano, at saka Norma Prian ay kailangan lang po ah, Yoli Gumaro, tandaan nyo lang po. Ito lang ha, may nakita po akong ano, picture naka motorcycle na couple. Oo, alam mo, para patunayan Ma'am Nia Bugarin at saka Hamza Kara, para patunayan sila ay mag-asawa, nilagay po nila sa harap ng motorcycle ang kanilang wedding picture. Oh, hindi pa ba sapat ang proof na yan na kami po ay mag-asawa? O, oh, di ba? Yung wedding picture nila. O, oh, para hindi na sila huliin. Oo. Oh, oh. So, very important po. Oo. Oh, oh. Kung pwede natin tanggalin yung comment ng isang ano dito nagpo-promote. O, oh, taga, kung pwede na taga Radyo 5, tanggalin po natin yung mga ganung mga promotion na yan, ha? Hindi natin alam yan. At ngayon naman po, ay narito naman po ang, syempre, malilipat naman po tayo sa isang something that is positive today. Narito naman po ang Chink Coating sa linggo na ito. Pag-isipan mo na ang Chink Coat for today. Ang Chink Coat natin for today, ladies and gentlemen, ay... Ang pera ay kasangkapan lamang para magkaroon ng maayos na buhay. Huwag natin hayaan na ito ang magpaikot sa mundo natin. Di ba? Totoo yun. Di ba? The purpose of money is to make our life easier. Everybody say, yes. Pampagaan po ng buhay. Hindi dapat siya ikang ang pampahirap ng buhay. Hindi dapat siya ang nagdidikta sa ating buhay. Hindi dapat siya ang ikang gumagalaw sa ating buhay. Ang hirap kasi. Kung pera po ang nagko-control po sa atin, instead na tayo nagko-control sa pera, doon tayo magkakaroon ng problema. Doon po yung lumalabas ang tinatawag na tunay na ugali ng mga tao. May kakilala ba kayong mga tao na lumalabas ang tunay na ugali nung walang pera, talagang ano? Di ba? Napakabait. Di ba? Napakamatulungin. Maamong tupa. Nung dumami po ang pera, ibig sabihin na nagbago na po ang ugali. Kaya nga di ba, may kakilala ba kayong mga ganoon? Nagiging ano, may abang, lumalabas po yung tunay na ugali. Ang tanong, ang pera ba kayang baguhin ng tao? Yan ang tanong ko. Ang pera ba ay kayang baguhin ng tao? Sumagot po kayo, di ba? Sabi ni Angel, Kanta, correct. Shirley, correct. Tama po. Oo. Sinestoria. Tama po. Sabi na, tama po. Ching, correct. Oo. Pero, ito lang po, ah, sasabihin ko lang. Ang pera po ay hindi po nagbabago po ng tao. Yes. Bulag ka ba? Nga, nagbago ugali. Hindi ako bulag, singkit lang. Hindi bali singkit, laki naman kita. Laki mata, wala kwata.
Ang pera po ay hindi nagbabago po ng tao, pero ang pera po ay nilalabas ang tunay niyang pagkatao. Yes. Money can never change a person, but money can sure reveal a person. Kaya nga tingnan po natin kung ano po talaga ang pagkatao po ng isang tao kung mabigyan po natin ng kapangyarihan, katanyagan at pera. Diba? Yun po yun eh. At ang hirap po ay ayoko mag-comment. Natetempt siguro ako mag-comment. Oo. Kasi nga maraming ano eh, pros and cons. O about yung basang isang latest na nangyari po sa camera po. Basta meron silang binoto. At ay, nag-blue talaga. Naghati po talaga ang ano, ang comment ng ating mga netizens. Kaya mahirap po talaga. No? Kung may kangyari ka talaga, minsan nagpa-power trip. Kaya nga Sonia Raimundo at saka Angel Alpanta, ha? maraming salamat po sa inyong pagtutok. Paalala lang po sa inyo kung kayo po ay may mga questions, mga stories, comments, greetings, lahat po kung gusto nyo. Mga kung gusto nyo, eh, pwede kayo magpadala ng inyong mga mensahe, comments po sa ating live streaming sa Facebook page at YouTube channel po sa Radyo 592.3 News FM, and we will entertain the questions about money. Diskarte po sa panahon po ng ECQ. Maari nyo rin ibahagi ang inyong mga gusto mga bagay na papasalamat po at naging pananaw nyo po na positibo, di ba, itong panahon ng COVID-19. Yes, my friends. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapatid. Kaya nga, just like to say hi kung may mga comment po kayo. Ano po yung mga nangyayari po sa panahon ngayon? Ano po ang diskarte na ginagawa nyo para kayo ay kumita ngayon? Mag-comment nga kayo sa Facebook account, di ba? Or sa YouTube account para mabasa po natin ano ang diskarte nyo ninyo ngayon. Paano kayo ay kumita ng dagdag income? Siyempre, sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan po talaga tayo maging creative. Pag hindi po tayo naging creative, ano po mangyayari? Eh, siyempre, mahirapan po tayo. Right now, we cannot rely on one income because if only rely on one income, ano mangyayari? Nga. O, di ba? Monica Galagate. Galagate? O, Galagate. Oo, sabi niya, maraming nagbabago sa pera, sabi niya. Okay, si Kuya Joel Vismonte is watching right now. Good morning to you, my friend. Okay, can you please share what are you doing right now? Kung ano po yung ginagawa niyo po ngayon right now, diskarte para kumita kayo ng dagdag income para makita. Ito nga, matuto naman yung mga ibang tao, di ba? Sinabi nga ni Erwin, eh. Oo, sabi niya, ang dami mong collection ng bossing na Mickey Mouse lahat yata yan. Hindi, ang mga collection ko po niyan ay tawag yan ay Bear Bricks. Oo. Ito, mahilig kasi si misis ko sa Bear Bricks. Ito, Bear Bricks na collection ko, hindi po niyan. Gastos, investment lahat yan. Bakit po? Lahat po kasi ng mga binibili po namin, nag-a-appreciate ang presyo. Mm-mm. Kaya, eh, syempre, ayaw ko naman isabihin sa inyo kung magkano halaga, pero tumataas po yung halaga niyan through the years. Oo. Hi, Kuya Joel. Yes, ladies and gentlemen. Oo, syempre naman. Ngayon naman po, ang pag-uusapan po naman natin ay syempre magbibigay naman tayo ng ideas. Okay? Mania, ipalabas na po natin ang ating top 10 commandments po para sa mga online buyers. Oo, kung po ay mibili online, okay, balik lang muna akin yung camera, ladies and gentlemen. Pag kayo bumibili ng online, okay, na online po, kailangan po, sundin po natin ang batas. Oo, oo, batas ng online buying. Number one po, number one rule, huwag masyadong baratin si seller. Opo, nakikiusap po ako sa inyo, ha? Merly, Shirley Navarro, at saka Menchi, ha? Okay, huwag na babaratin ang online seller. Kawawa naman, minsan lang naman tumubo, nanda nila, tapos babarat ko pa. Wala sa 168. Minsan eh, a feeling natin eh, nasa 168 po tayo. Oo, di ba? So very important po na kailangan maging sensitive po tayo. Lalo na ngayon, lahat po nagbebenta na po sa online. Tama o mali? Tulungan naman natin yung mga maliliit natin mga negosyante. Number two, commandments ng online buyer. Ano po yung number two? Iwasan mag-demand ng free delivery. Oo. Gumastos din naman sila ng gas, transportation expense, kaya malaki rin po ang tulong sa kanilang delivery charge. Kaya nga, kahit ng pag 100, 150, ano eight man, isipin nyo naman kung kayo naman po ang bebahe. Lalabas kayo. Mamamasahe kayo. Matatraffic kayo. Magpa-parking kayo. Magda-drive kayo kung may sasakyan kayo. Ay, ang dami ring hassle. Bayad na lang, di ba? Para mas simple, convenient pa. Number three,
third rule ng isang online buyer po. Huwag kumpara ang product ni seller sa ibang nagtitinda. Irespeto naman natin ang paninda ni seller kung bibili ka at huwag itong ipumpara ang presyo sa iba-iba po ang presyo. Di ba? Kung ayaw mo, eh di, makikitang-kita naman yung mga presyo. Eh di, bumili ka ng direkta sa mura. Huwag mo na tawaran, huwag nang baratin pa. Di ba, Merly? Lalo naman, lahat naman tayo, sino sa inyo nagbebentang online? Di ba, ang sarap, ang sakit? Kumparati kang binabarat, Merly. Tama? Ang sakit yun. Let's go to commandment number 4. Kung kayo naman po ay nagbenta, di ba? Kung ikaw naman bumibili, be on time naman sa napagkansunduan oras ng delivery. Like for example, kung pick upin nyo, di ba? Meet up kayo. Huwag naman po na ma-delay kasi tatandaan po naman natin. Lalo na yung nagde-deliver. Minsan, meron pang next na di-deliveran eh. Pag pinag-intay nyo ng mga, lalo kung food delivery yan, ito lang po. Kung food delivery yan, tatlo ang di-deliveran niya, parang na yung dalawang delivery na pagkain, malalagpasan na po ng lunch o ng dinner. Magagalit na yung dalawang customer kasi na late dahil naghintay sa iyo na pagkatagal-tagal. So in other words, consideration lang po, ha? Consideration lang po, Angel sa Merly. Next. Ano pa kailangan gawin? Commandment number 5, si seller din po kay kausapin ang kausapin kung may complaints. Di ba kung may complaints kayo, huwag sana si seller naman may problem sa products at huwag siyang siraan sa online. Sisiraan mo agad eh. Grabe naman kayo. Kausapin niyo muna. Hindi tinuro na ng problema niyo, doon ka mag-complain. Mga iba agad nagre-react eh. Di ba? Or like for example, wala pa ang delivery ko, tagal-tagal naman. Anong klase yung mga online seller? Pero ito naman, nagkamali kayo nagbigay ng address, di ba? Nagkamali ka nagbigay ng address, ikaw nga may kasalanan. Pinagalitan mo pa si si seller. Tama? Tapos yung na-realize mo mali. Mali yung pagkabasa niya eh. Grabe talaga, ayaw talaga umamin pagkakamali, no? Let's go to the next one. Okay. Number 6 po, commandment ng isang online buyer. Bayaran si seller at huwag ang mangutang. Iwasan ang mga utang. Kailangan din ni seller na mabayaran, mapaikot po ang kanyang puhunan at paninda. Kaya nga, let us be considerate sa panahon po ngayon. Magsuportahan po tayo. Kailangan po talaga na may online seller po ang kanyang puhunan para maibili niya, maitawid niya. Alam mo, touch na touch po ko sa isang online seller po na nagbenta po. Ito pong kanyang istorya, ladies and gentlemen, para ma-encourage naman po kayo. Ang pera na lang po niya ay 100. Isa siyang iponaryo. 100 pesos na lang, Ate Angel and Miro. And then sa 100 pesos, natitira pera. Wala na sila makain. Dalawang anak niya. Sabi niya, pag kinain pa natin to, ubos na to. So anong ginawa nila? Nag-isip sila ng pamamaraan paano padamihin yun. Alam mo yung ginawa nila? Marunong siyang gumawa ng toasted bread. No? Toasted bread with butter, with sugar. So may toasted bread. Siya maliit lang yung toasted bread na binibigay. Carlo Tejada sa kasal. Yun po. Bumili sila ng hotdog bun, ginupit sa dalawa, dinagay sa toasted bread, nag-umpisa. Yung 100 nila, nakabenta sila, naging 200. Yung 200, naging 400. 400, naging 800. So ngayon, araw-araw, kumikita sila ng mga at least 200 pesos to 500 pesos a day para pabili ng gatas at patustuhan po kanilang anak. Nung nalaman ko po, uborder po ako ng 1,000 pesos worth na toasted bread. Hindi ko naman akalain na 50 piraso pala, taga-apat, ang dami pala. Isang linggo kailain yun. May pinamigay ko po. So in other words, supportahan lang po tayo ngayon. Alam po naman natin, marami po talaga nawalan ng work, nawalan po ng negosyo. So ano ginagawa? Online support lang, mga kapatid. Next, ano kailangan na next comment ng isang online buyer? Suportahan natin at tulungan din natin si seller. Yan, malaking tulong po ang seller sa pag-share po sa kanilang paninda. I-post po natin kung nagustuhan po natin. I-post po natin kung nagustuhan po natin yung service, yung pagkain, yung binili po natin kung satisfied po tayo. Di ba? Barry, yes! Let's go to the next.
Ang next commandment number 8 ng isang online buyer is iwasan magpalibre at humingi ng mga freebies. Nako! Kaya nga nagbebenta si seller para kumita, hindi naman para malumi. May mga iba talaga eh. Eh ano lang ba, para makalamang lang, hingi ng hingi. Mm-mm. Tawad ng tawad kung ayaw, 'di ba sinasabi Darwin katikbak? Eh ano, papitik na lang. Oo, oo, oo. Maraming salamat, Darwin Katikdak. Let's go to the next one. Ano pa isang batas ng isang online buyer? Number 9, huwag hamakin o maliitin si seller. Oo. Tulad mo din siya na naghanap siya ng extra income para sa pamilya kung nahanap ng diskarte. Okay. Tatandaan niya, Bina ha. Kibati lang daw yung anak niya, si Bea at Miyu watching from Japan. Oo. So, huwag natin talagang ismolin ang ibang tao kasi ayaw mo rin mas small, di ba? Ayaw mong talagang matain ka. Ayaw mo talaga maliitin ka. Kaya huwag natin gawin sa kapwa yan. Tatandaan po natin yan, ha? Ate Bina, Ohayo gasamasne. Then number 10, last but not the least. 10 commandments ng isang online buyer, maging aware ka sa karapatan ng buyer at seller. Alamin po natin ang mga techniques, di ba? Ika nga eh, alamin po natin yung mga, ano ba yung mga rights ni buyer at saka ni seller. May right si buyer, may right din si seller. Pero, always remember, the customer is always left. Hindi right. Di ba? O, di left, right. Basta, yun na yun. Di, ang customer po, kailangan talaga natin, ano, siyempre, maging sensitive po tayo. Pag hindi tayo naging sensitive po, talaga mawawalan din po tayo ng customer. Sa larangan ng online selling po, ito po natutunan ko in my years of online selling. I've been in online selling and e-commerce for almost 3 years already. Ang dami ko natutunan. At marami pa akong ika nga kailangan kakainin ng bigas para mas yumabong pang ang aking negosyo. Kaya ang tanong ko sa inyo sa mga taong nakikinig ngayon sa radio, at the same time nanonood ngayon sa Facebook at nanonood po ngayon sa Signal Channel 1, sino sa inyo ang gustong matutong mag-online selling? Okay, pakitaas sa mga kamay. Sabihin nyo yes. Type nyo lang yes. Vina. Merifet, type niyo lang po yes kung gusto niyo matuto mag-online selling. Kung gusto niyo matuto mag-online selling, ang tip ko po sa inyo, okay, ang isang tool na kailangan niyo pong gamitin para po sa akin ang pinaka-effective po in form of marketing and selling is what we call as Facebook. Wala tayong magagawa, Angel. Facebook pa rin is king. Sa lahat ng social media, Instagram, YouTube, Twitter, di ba? Facebook din. O TikTok, ano lang, pampakit lang yun, pero mahirap magbenta dun. Di ba? Pwede ka siguro mag-create ng awareness, pero hindi ka talaga makakabenta. Si Jeremiah daw, ang anak ni Joel Bismonte, nag-switch muna yan. Mm-mm. So, nag-online selling yata. Pero Facebook is the key. Okay, why Facebook? Number one, ito lang FYI, meron na po ako 2.7 million na followers po sa Facebook. Okay, sa 2.7 million followers, almost I would say 70% ng sales ko po ay nanggagaling po sa Facebook. That's number one. Organic po yan. Pangalawa po, may Facebook ads. When you say Facebook ads, hindi naman po lahat kasi, Ate Angel at saka Kuya Joel at Jeremiah, hindi po lahat marami pong followers. Pero pwede kang magpadami ng followers sa pamamagitan ng Facebook ads. Ako naman po ay hindi na niniwala sa Facebook ads kasi may gastos. At saka rinay ko po, hindi nag-work. Pero alam nyo ba, mga friendship, one day, isang araw, may isang bata po, ang pangalan po ay Junji Gimara. Dinapitan po niya ako at sinabi niya, "Sir, gusto nyo bang tulungan ko kayo mag-advertise sa Facebook?" Sabi ko, natry ko na, hindi naman effective, sayang ng pera at saka oras. At sinabi niya sa akin, "Sir, kaya kitang tulungan, libre. 3 weeks trial." Oh, libre, why not? So ako naman, basta libre, try. To cut a long story short, after 3 weeks, nag-invest po ko ng 25,000 po sa ads, ang naibalik na benta na sa 500,000. 25,000, ang bumalik na benta, kalahating million. Na-shock talaga ako. Shock! Totoo pala to. Totoo. Kasi hindi ko lang alam. So in other words, ngayon, ako po ay nagpe-Facebook na po, ads. Oo, so ngayon naka-Facebook ads na rin po ako. And itong kagandahan. Kaya nga, dahil dyan,
Sabi ko, pwede ko i-share to sa mga friends ko, sa mga followers ko. Kaya nga, itong August 1 po, August 1. Mm-mm. Kung gusto nyo maging Facebook entrepreneur at kumita sa pamamagitan ng Facebook, in-invite ko po si Junji Gimaran po, August 1 po, August 1. Okay, 8 p.m. up to 12, midnight po kami, kaming dalawa po. Facebook ad expert, Junji Gimaran, magtuturo po kami dalawa. Dalawa po kami magtuturo ako. Magtuturo ako ng organic na Facebook, paano palaki ng Facebook followers mo, paano mag-promote, paano magbenta. And then number two, siya naman magtuturo kung paano ka mag-Facebook ads. Ito po ay para sa mga tao na number one, may mga produkto na gusto mo ibenta sa online, or number two, ikaw ay negosyante, or number three, itong, for example, naghahanap ng work from home. You want to work from home. Alam nyo ba, Angel and Anthony Roquer, pakinggan mo to. Kung ikaw ay marunong mag-Facebook ads at marunong ka mag-post, hindi kasi lahat ng tao marunong Facebook ads katulad ko. Pag natuto mo yung career na ito at profession na ito, alam mo, good news, pwede ka mag-charge ng 25,000 to 75,000 pesos per campaign. Per campaign. So, imagine mo, eh kung makadalawang campaign ka lang sa isang buwan, 50,000 na o 100,000 na po yan. Depende sa galing mo. Diba? So, kailangan matutunan nyo po to. Kung kayo po ay interesado na matuto pa ang Facebook entrepreneur po, oo, this coming August 1, magkano po ang enrollment? 1,598 po. Pero, meron tayong early bird. Ang early bird po natin ngayon, 798 na. O, tupas na kasi yung presyo. Hindi na po 598. 798 na po. 798 pesos na po, ladies and gentlemen. If you want to invest right now to become a Facebook entrepreneur, all you need to do, my friend, is just... Okay, go to. Puntahan nyo na lang po. Itong chinkshop.com, 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 puntahan nyo na lang po. Or if not po, ladies and gentlemen, sa mga taga-Facebook, meron po kayong si Angel Alpanta, meron pong ino-offer na 10% discount po para sa mga early bird registration kung gusto nyo po. I-click nyo na lang po. Para sa mga taong interesado po sa Facebook na nakikinig at nanonood po on how to become a Facebook entrepreneur, you can watch this also even sa Team Abroad kasi may 30 days replay ito. I-type nyo na lang po yung FB. Type nyo na lang po FB. At para sa mga taong nakikinig naman sa radyo at nanonood naman sa Signal, ang gagawin nyo na lang po, screenshot na lang po. Itong screenshot na lang po. 0920. 949-4975. Screenshot nyo itong poster. 0920-949-4975. Huwag nyong pakawalan itong session na ito. Maaari ito na po yung kasagutan ninyo na nagtatanong kayo anong gagawin ko. Hindi ko alam paano magbenta. Hindi ko alam paano mag-promote. Facebook po is key. So ngayon, pansamantala, we're gonna pause for a short break of Philippine Standard Time. For right now is 7:31 ng umaga at magbabalik muli ang Chink Positive. Oras, 7:31. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Kabisado niya ang lunas. Sabihin lang ang nararamdaman. Dahil ang kanyang panggagamot. Naturopathic ang paraan. Lahat ng madahon na gulay, ayan, safe ka dyan. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid. Healing galing. Healing galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip, at pananaw sa mga bagay-bagay tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pag gusto ng healing, gagaling. At kung kayang i-share, share the blessing. Healing galing. Healing galing. Be kind to your body, kapatid. Healing galing, way lang tayo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Nagbabalik po ang Ching Positive. Yes. At ang ngayong abangling ko na si Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much na sinasamahan niyo po ako sa araw na ito. Kahit maagang maaga, kahit na wala pang tulog, grabe naman talaga. Alam mo, mga friendship, gumising ako ng stress dyan noong umaga. 3:30. Oo. Di ako makatulog. Oo. Alam niyo, di ako makatulog. Hindi dahil naman sa may utang ako. Wala naman ako utang. Diba? Hindi ako makatulog dahil nga parang kinakausap ako ni Lord. Ha? Kinakausap ni Lord? Oo, kinakausap ako. Kasi binibigyan ako ng maraming ideas. Grabe naman. Hindi ako makatulog talaga. So sinulat ko na po lahat ng mga ideas. Nako! Yung mga ideas na talagang pwede magpaunlad, pwede magpaginhawa ng ating buhay. Alam mo, yun ang kagandahan na. Oo. Pag meron pong talagang ano, yung parang pumapasok sa yung mga ideas, kailangan sulat nyo agad. Bakit po? Pag hindi nyo po sinulat yan, ano mangyayari? Mawawala yan, nakakalimutan nyo. At pag nakalimutan nyo, wala na. Sayang, di ba? Tapos pilit mo siyang alalahanin, wala na. It's gone. Di ba? Kaya nga pwede na kayo magpadala ng mga katanungan ngayon for the next 30 minutes. So pwede natin sagutin ang inyong makatungan katulad ng isang phone-in question po. Sinabi niya sa dami ng online sellers daw, paano daw magiging effective na way na para na tumanggi way na tumanggi pag hindi mo naman talaga kailangan ang binibenta nila. How to say no na hindi sumasama ang loob ng kamag-anak o kaibigan ng mga online seller. Eh ganito naman po. Oo. Siyempre naman, alam mo sa totoo lang, kung ikaw ay medyo nakakaangat lang ng konti ngayon at ikaw ay kumikita, eh na lang, bigyan lang natin ng parang perspektibo ng basis. Marami po nawalan ng trabaho, maraming naluging negosyo. Di ba? So talagang mangyayari, negative yan. Di negative ang pagkatao, negative ang kanilang cash flow. Tapos pangalawa naman po, ay yung mga tao meron pa rin trabaho ngayon. May trabaho. Yan, mapalad pa rin kayo. Pero, naslash na rin yung sweldo. Kasi nabawasan na rin. Pero but still, may kita ka pa rin. Yung pangatlong kategorya po, yung mga tao pa rin hindi naapektuhan ng pandemic. Tuloy-tuloy pa rin sweldo, tuloy-tuloy pa rin kita. Yan ang pangatlo. Pang-apat po na kategorya, yung mga taong kumikita ngayon dahil sa pandemic. Yung mga nagbebenta ng PPE, ng face shield, face mask, yung mga gamot, mga vitamins, mga pagkain. Kung ikaw ay nagbe-benefit nito, eh kailangan talaga, eh talagang pinagpala ka. Pero ito lang, let me speak to the people na talagang siguro na kumikita pa rin at yung mga talagang taong kumikita talaga at kumikita at talagang tumatabo po ngayon. Ah, kahit di mo nilangan ang produkto nila, kahit di mo kailangan, bilhin mo pa rin. Oo, oh, pakisama na lang. Kasi balik na rin natin ang sitwasyon. Diba? Na ikaw naman ang nangangailangan, ikaw naman nag-aalok. Anong pakiramdam mo? Diba? Gusto mo naman supportahan ka. Kahit na one time lang. Pero ito lang, sa mga nag-online seller, ako naman nakikiusap naman po sa inyo. Kung gusto nyo talagang tumagal ang online selling nyo, kailangan yung produkto nyo ay dapat ganda. Diba? Maayos. Kung pagkain, dapat masarap. Sulit. Diba? At the same time, ano naman, wag lang sanang one time, big time ang benta mo. Eh, nakakalungkot nga, alam nyo, Angel, at saka ato ni Roquel, meron akong binilhan na pagkain. Oo, binilhan. So, nung pagkabili ko, yung presyo, more or less, nalagay ko na yung presyo, itago na lang natin sa 800 pesos. 800 pesos pong binili ko. Pagbili ko, eh, syempre, in-expect ko na 800 na ulam, eh, ulam. Pagdating, akala ko medyo may kalakihan. Eh, pagdating, liit lang, 800. So, ano po nangyari? Okay. Medyo, na-turn up po ako. Turn up in the sense na, ang laki naman ng tinubo. Siguro, sa ito lang, atin-atin lang to. Ah. Sa 800 pesos, siguro ang pinuhunan niya, 200. 200 lang. Pero, ang benta, 800. 600 ang kita niya. Eh, ang question, uulit ba ako? Hindi. Diba? So, kaya kailangan, kung magpipresyo po kayo, kailangan din po na sa tama lang para makaulit kayo. Diba? Kasi ang lalo sa pagkain, ha, tatandaan nyo, WFK, Angel, pag nagbebenta kayo, diba kailangan talaga yung repeat order? Kung pwede talaga, paulit-ulit.
kahit konti lang customer mo, pero paulit-ulit na mo-order sa'yo, panalo ka. So guys, kung meron kayong question regarding online selling, magtanong na ka po ngayon. Sige na, magtanong na po kayo. Huwag kayong mahiyang magtanong, ha? Kung may online selling ba to? Oo. baka akala nyo ibang commercial, no? Oo. So, pwede kayong magtanong kung paano magbenta ng online, paano kumita ng online. Alam mo, talagang super thankful talaga ako, Lord, na talagang ngayon, kahit COVID po, ako po ay pinagpala nyo po. Ako po ay nasa kategorya ng number 4 po, na talagang pinagpala pa rin ng Lord. Kaya nga, ang dami po natin tinutulungan ngayon, super. Alam nyo po, ito pa, ito lang isang story lang po, guys, isa pang storya. May tutulungan kami mga chef ngayon, mga chef na nawalan po ng trabaho. Alam niyo naman po yung mga restaurant po, 'di ba? Nawalan po talaga ng work ang mga kusinero. Ako nga iniisip ko, sabi ko, grabe itong mga magagaling na chef na ito, lalo sa mga Chinese restaurant. Tapos sabi ko, paano na sila? Wala na silang work. Oo. So ano po nangyari? May kinausap po akong isang tao na talaga nasa restaurant business din siya, pero sila naka-pivot na, delivery na lang sila. O sinabi ko, paano naman itong mga cook ito, kawawa naman, yung mga waiters, kawawa naman. At saka yung mga angkas drivers din, kawawa rin naman kasi bawal na sila mag-angkas ng tao. So sinabi ko, anong gagawin nila? Itong kaibigan ko, sabi niya, alam mo, pareho tayong iniisip na sa restaurant ako, maraming cook ako kakilala ng mga restaurant na walang trabaho. So may kinausap siya ng mga cook. Oo. So nang dahil doon, alam mo, nakapagbuo sila ng concept o itong konsepto. Tinulungan namin ang cook, kasama po ako sa pagtulong. Sinabi namin, mga cook, mag-work from home na lang kayo. Luto na lang kayo sa bahay since magaling na kayong magluto. At tutulungan namin kayo magtinda. So to cut the long story short, na i-set up po namin yan in a matter of 3 weeks time. Kuya Joel, Anthony Raquel, 3 weeks time na i-set up po namin. So, naibuo po namin ang isang restaurant concept po. Pero, work from home po. Ang pangalan ng restaurant is walk from home. Walk from home. Walk from home. Grabe talaga. Para malaman nyo po ito, ano nangyari po. So nag-umpisa kami, nagbenta siya, di ba? Tinulungan namin, unang benta, 2,000 per day, di ba? Tapos, 4,000 per day, nag-5,000 per day. Ngayon nag-10,000 pesos per day. Kahapon po, nireport po sa akin, nag-15,000 pesos a day na po siya. Palakpakan mga kapatid. Grabe. 15,000 pesos per day na siya, Teresita Emproso, at saka Dorothy Yard magbanwa. Di ba? So imagine mo, walk from home po. Kung gusto nyo malaman po, paano po, umorder na rin po ako doon. Ito po, ang sasarap ng pagkain po nila. Ang pinaka-favorite ko, yung Amas Maki. Oo, Maki. Chinese kasi. Chinese. Oo. Amas Maki. Naalala ko tuloy nung umpin ako. Umpin. Amas Maki. Number 2, ang favorite ko doon, yung Sichuan Chicken. Sichuan. Grabe. Super sarap. At pangatlo po, yung pinaka-favorite ko, yung Amas Meatball. Amas Meatball. By the way lang, ito lang babala. Ha? Babala lang po sa inyo. Nestoria Shirley. Anthony Raquel. Kung gusto nyo kumain sa walk from home, okay, suggestion ko, isulat nyo muna pangalan nyo. Bakit? Kasi pag nakain nyo, nalasahan nyo talaga, makakalimutan nyo sa sarap. Grabe, Nick, kung gusto nyo ma-check po, punta nyo na lang po, supportahan po natin. Ito po yung walkfromhome.ph po, walkfromhome.ph po. Type nyo lang po, walkfromhome.ph. At kung sila ay nasa Facebook din po at saka Instagram, Walk From Home Delivery naman sila. Walk From Home Delivery. W-O-K, hindi work ha. W-O-K, fromhome.ph. At may good news po ako sa inyo. Good news po. Lahat ng mga nakikinig at nanonood po ngayon at kung o-order kayo sa kanila ngayon, ha? Kung o-order ko kayo sa kanila ngayon, sa araw na ito, delivery to ha? Not nationwide. Metro Manila lang.
Hindi pwedeng nationwide. Mapapalis po. Work from home. .ph kung order kayo, makakuha kayo ng 5% discount. 5%! 5% po. All you need to do, kailangan type nyo lang po. Type nyo lang itong code. Hashtag, work from home delivery 1. Ulitin ko. Ito po, sulat nyo ha. Hashtag, work from home delivery 1. Pag ginamit nyo yung discount code, may 5% discount po kayo. Kaya kung gusto nyo mag-try, naku, ang sarap talaga. Lalo na yung chef's yang chow fried rice chicken. Ha? Chicken order nyo. Yung yang chow fried rice na chicken, talaga sarap. Ay, grabe. Pero congratulations ha. Congratulations talaga kay chef na talaga ngayon, dati out of work, ngayon, 15,000 pesos lang naman per day. Oo, ang kanyang benta. Mabuhay ka, chef. Ito naman, tatanong ni Rodyard. Marvitog, nakigamit lang ng FB. Ano po talaga ang tamang mindset sa business minded at simple marketing process po? Very simple lang po. Para kayo po ay kumita sa online, number one po, mag-open kayo ng Facebook account. Ha? Facebook account. That's number one. Number two po, kailangan po meron kayong website or let's say saan sila bibili. Saan bibili? Ganun lang naman eh. Diba? Sa anong produkto mo? Diba? Saan mabibili? Paano magbabayad? At paano mag-deliver? Ulitin ko. Anong produkto mo? Diba? Saan mabibili? Paano magbabayad? Paano magdi-deliver? That's the second step. And third step, promotion. Paano mo ipromote right now ang iyong negosyo? Yan ang challenge po ng karamihan po. Hindi naman po yung pag-open ng account, hindi naman po yung like for example, pagbebenta, ang pinaka-challenge po, paano ipromote? That's very important. Alam mo, promotion is key. Kaya kailangan magaling mag-promote. Hi, Sharon Ricafrente. Maraming salamat. Sige, pagbigyan naman po natin si Ma'am Teresita po. Sabi niya, as a public school teacher po, I'm building on what I have. I took the opportunity to have my online selling business while working from home. Opo. I am now selling my own version of Sinantolan Express. And very thankful to my co-teachers who patronized my product and endorsed it by posting at my FB account. Napakasarap ng aking luto, which helped me to get more orders. Oto, si Ma'am Teresita Emproso, puntahan po ang Facebook account. Puntahan niyo po, Teresita Emproso. Puntahan niyo po ang kanyang Facebook account. Suportahan po natin si Teresita. Di ba? Next, also, check. Sige, ito po, mga friendship, kung meron pa kayong gustong ipromote na mga produkto nyo, type nyo na lang po sa Facebook. Tulungan ko po kayo ngayon. Para ika nga, suportahan lang ba? Di ba? Katulad ni Joy Marcelo, nako, ito ay pinagpala. Si Joy Marcelo, alam mo, sa panahon ng pandemic, ang laki ng benta nila. Di ba? Kaya Joey, huwag mo kalimutan lang, order sa work from home. Suportahan natin si Chef. Work from home. Oo. Para umorder ka sa Sunday, para sa pamilya mo. Di ba? So guys, ito lang po kung meron kayong gustong i-promote, 'di ba? Pero lihitin mo ha. Susuportahan ka namin sa araw na ito. Meron pa tayong 13 minutes. Kung gusto niyo, i-type in niyo na lang po sa Facebook. 'Di ba? Babasahin natin. Uulitin ko, suportahan naman natin si Madam, ha? Ang pangalan po ni Madam is Teresita Emproso. Hanapin niyo po siya sa Facebook. Ang picture po niya babae. O kasi Teresita. Binibenta siyang Sinantolan Express. Supportahan po natin yung mga teachers po natin, lalo na yung public school teacher po. Diba sa panahon po kayo, kailangan tulungan tayo mga Pilipino. Supportahan tayo. Buy local, buy Pilipino. Huwag yung buy from China. Huwag. Grabe naman talaga. Oh. In-export na po lahat. Oh, pati virus na export po. Grabe talaga. Pero alam mo, di ba? Naglulokohan kami ng kaibigan namin na sinasabi namin. Di ba alam natin, everything that's made from China, marupok. At itong virus na ito, matibay. Hindi naman marupok. Oo, grabe naman talaga. Pero alam mo, walang imposible kay Lord.
Let's pray na there will come a time na talaga ma-eradicate na itong virus na ito. It's really affecting us. Tinatawanan lang natin ang mga problema po natin, pero sa totoo lang, nakakaawa po yung mga ibang tao talaga naghihikahos, lalo na yung mga ika nga, kailangan talaga ng hard labor. Kawawa po ang ating mga construction workers, pedicab drivers, tricycle drivers, di ba? Yung mga jeepney drivers, bus drivers, kawawa naman po, di ba? Wala silang pinagkakakitaan ngayon. At i-shout out po natin si Primo Victoria ng Cartoon Graphics, e-Cartoon Graphics Illustration and Design. E-Cartoon Graphics Illustration and Design. Oo. Si Tony T. Teresita, ano po? Hindi, ito po. Ulitin ko, ha? Ang kanyang pangalan po, Teresita. Teresita M. Proso. M. Proso. E-M-P-R-O-S-O. E-M-P-R-O-S-O. M. Proso. So, supportahan po na siya, Tony T. Si Emily Pimentel, I'm listening, sir, on the radio. Maraming salamat, Emily. Ingat-ingat lang po tayo, lalo na kung kayo ay bumabiyahe. Si Kim Lice, good morning po. Ang sabi naman po ni Kim Lice, magal na po ang followers po ninyo at mention ko po, sir, yung Marquis Kitchen. Marquis Kitchen, home of the best crispy kare-kare. Legit po. With DTI po kami. Wow! Oh, crispy, ano ah? Oh, Maris, Marquis Kitchen. Check nyo kung gusto nyo kare-kare. Kung gusto nyo kare-kare, okay, Marquis Kitchen. M-A-R-K-I-E-S. K-I-E-S, hindi K-Y-S. Excuse me po. Okay. Si Arnie Reyes, sir, papatulong naman po. Nag-ibenta po ako ng mga home bake products. At kung ano-ano pa, like mask, face shield, bags, wallet. Ate, grabe ka talaga, La Arnie Reyes. Talagang ano, ginawa mo ng mall, ha? Lahat, binibenta mo na. Oo. Ang suggestion ko rin, mga ate, mga kuya, kung magbibenta kayo, eh, one at a time. Katulad ito ni Kim Lice. Oh, tignan mo, Marquis Kitchen. Oh, crispy, ano, magpakilala ka muna sa isa. Huwag naman lahat. Bibenta mo, La Arnie. Oo. Sige, puntahan nyo rin si La Arnie Reyes. Oo, Teresita Suarez Emproso. Oo, Suarez Emproso po. Ang FB account daw ni teacher. Oo. Ito naman po. Si Razal Yena, hello please, do help me. Oo, taga-Bukid nun po ako, mother of three. Oo po, opo. Si, ano, oo. Sige. Si Aleli po. As of now po, dumadami ang reseller ng pastillas dahil online. Leslie Pastillas naman po. Leslie's. Ah, hindi. Les, yun nga, Leslie Hess Pastillas. Alam niyo po, ito rin po ah. Guys, tuturuan ko po kayo. Kung gagawa kayo ng pangalan, please lang, yung mabilis na matandaan. Mabilis. Huwag yung mahirap. Oo, kasi mahirap, ang hirap record. Ang hirap i-promote. Nagigits nyo? Kung pwede pa kayo mag-change ng brand, change it. Okay? So, ito naman, taga-Tayabas po, TCMC, Leslie Hess. O, Leslie Hess. L-E, ano, tingnan nyo, mali pagkabasa ko. Leslie Hess. O, yun. Leslie Hess. Ang hirap. So, hanapin nyo na lang siya sa Facebook, Aleli Awa. Aleli Awa. Teresita Suarez Emproso, maraming salamat. More power to your program. Si Primo Victor, salamat po. Rosemary Aliares po, Sir Idol, promo please. Sample maker page. We manufacture affordable mask, face mask. Sige nga, Rosemary, magkano po ang face mask ninyo na ginagawa? Please lang, pakitype mo lang. Lenzel Reyes, pa-shout out lang po kay Muhi Reyes po. Legit, benta po ng mall. Mga mall pull-out appliances po. Oo, kung kailangan yung appliances naman, check nyo na po si Lenzi. Hi, Doria Fable, Elaine Omal. Maraming salamat. Nagbebenta ako ng homemade soy milk. 3M soy milk naman po. Si Elaine Omal. Elaine Omal. So, ano naman po, si Facebook, samplemaker.ph. Puntahan nyo na po si Rosemary Aliares. I think ito sa face mask. samplemaker.ph samplemaker. Hi, Macmillan Baron. Maraming salamat. La Arnie Reyes. Maraming salamat po. Anthony Roquel. Oh, si Anthony Roquel. Oh, ito naman po. Haya Ben Bake Maki Sushi, the best. Haya Ben Bake Maki Sushi, the best. Si Harleen Brito Gomez. Harleen Brito Gomez. Kim Lais. Maraming salamat po. First, paki-add man po. Yung condominium naman sa'yo. Oo. Buildersville Condominium. Buildersville Condominium po. Yan.
Si Elaine Oman, maraming salamat. Oh, ito naman, ang dami nang in-endorse ni Kuya Anthony. Seafood Essential naman, kay Iya Roquel Fraginal. Seafood Essential, check nyo na lang po. Tapos, ito naman po, yun nga, si Rosemary Stark, your own online with signature printed face mask. Okay. Sige, text nyo na lang po. Mamaya, mag-usap tayo, ha, and Rosemary. Ron Eric Miranda. Ron Eric Miranda, taga Pasong Tumo QC. Kay Lencel po, thank you, Sir Tinky. Robby's Chicken po. Robby's Chicken. Check na rin po si Robby's Chicken. Kitchen pala, kitchen na chicken. Robby's Kitchen. Sensya na po. Tao lang po. Tao lang po. Umaga-umaga po ngayon. Ang hirap magbasa. Mark Jefferson Balikat. More power, Sir Chinky. Thanks po. Dahil sa survival ng pandemic, ang business ko, pakisupport naman po. MJB Billiard Manufacturing po. Imports Custom Kangaroo Billiard. Oo. Subscriber niyo po. Maraming salamat. Aleli Awa. Thanks po. Jack Marley Robby's Kitchen po. Emily Pimentel. PM po kita. Elaine and Salem po, pa-shoutout lang po, taga Venus Branded Overrun Shirt. Kay Ferdy, maraming salamat po. Kay Angel Wings Salinas po. Vitamins naman po sa kanya. Jack Marley po, maraming salamat. John Balingit po, pa-support ng seafarer na nawalan ng trabaho. Kabayan Wingster. Ito ah, Kabayan Wingster. Ito naman siguro yung nagbebenta ng mga wings, ng mga chicken wings. John Balingit po. Suportahan lang tayo. Anthony Kellyan. Anthony, dami mong binebenta. Grabe ka. Puno's Ice Cream. The best ice cream from Nueva Ecija. J.A. Roquel. Aresa. Oo. Yan. Tapos Rosemary Aliares. Thank you po, idol. Lagi po ako nakafollow sa mga videos mo. Dami po ako natutunan. Angel Alpanta. Sa mga subscribe po sa YouTube channel po ni Chinky. Oo. Pa 1 million na pala tayo. Maraming salamat, Vice President Angel Alpanta. Tayo po ay pa 1 million subscribers na po. 900,000 na po tayo. Tapos next 1 million po. Road to 1 million na po tayo. Supportahan nyo lang po ako sa Chink Positive. Chink Positive po na YouTube channel. Check out. Thank you very much po, Antorino Roquel, John Balingit po. May Dynamite Shrimp po kami at Special Dynamite Shrimp. Okay, check nyo na lang. Warren Mavericks, good morning. Elaine Omal, 3M Soya Milk para makatulong sa ibang reseller po. Okay. Tapos po si Helen Reyes po. Helen, promote the product we are selling. Creation Spa Essentials po. Spa Essentials, Helen Reyes po. Si Aleta Rediones. Aleta Rediones po. Shout out lang po, Aleta's Baked Treats. Okay, ang ginagawa po niya, cupcakes, cookies po, available po right now. Ulitin, kakainta po siya. Aleta, okay, ayun naman po, Aleta's Baked Treats. Aleta's. Mary Grace Santiago po. Mary Grace Santiago po, promote naman beauty products ng anak ko. Oto, JG Sia, Lip Tint. JG Sia at Prestige Rejuvenate. Ulitin ko po, mga kapatid, kung magbabranding po kayo, yung mga pangalan po ay dapat madaling matandaan. Mark Jefferson Balikat. Sir, hulog po kayo ng langit. Marami kayo natutulungan, mga entrepreneurs, more power. Utusan tayo ito. Tayo po ay naintindihan ko lahat ng mga online sellers po kung gaano kahirap po magbenta at mag-promote. Ani Legaspi po, The Baker Sushi by ELS. The Baker Sushi by ELS. Angel Wings, thank you po. The best I've learned from you, Seaman, before. Now, online business ang nagbinibenta ko. Okay, very good. Adon Asoro, Edmond Kinal, maraming salamat po. Maraming salamat kay Shirley Navarro, watching your live every day. Lesel Reyes, maraming salamat. Kay Jack Marley rin, maraming salamat po. Guys, alam nyo, ito lang ha, parting words na po ko, Ronald Lopez. Thank you very much talaga sa mga resilient, mga Pilipino, yung mga sumusunod, mga chinknatic, sa mga ikonaryo po. Ako po ang panalangin po sa panahon po ngayon ng COVID, dapat po tayo ay lumago, dapat tayo maging creative, dapat po rin tayo kumita. Kaya huwag kayong matatakot na magsumubok po, mag-online selling, because online selling is the way to go. Guys, para sa mga taong dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay, let me end with a word of prayer. Let us pray. In the name of the Father,
the Son, and the Holy Spirit. Lord, pinapanalangin ko lang ang ating mga kapatid at mga kababayan po na dumadaan po sa matinding pagsubok po sa buhay po nilang ngayon. Alam po namin, hindi po biro itong pinagdadaanan po namin at hindi po namin alam hanggang kailan ito matatapos. Lord, ang panalangin ko lang po ay bigyan niyo kami ng karunungan na nanggagaling po sa inyo upang makalikha po kami ng kayamanan. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nanggagaling po na katulad ni Haring Solomon na para po kami ay lumikha ng mga malilikhaing ideas, malilikhaing ika nga produkto, malilikhaing serbisyo na pwede po namin ibenta at pagkakitaan po. Lord, maraming salamat din po na binibigyan niyo rin kami ng mga mabubuting mga tao na tumutulong po sa amin sa panahon po ng pandemya na ito. Para sa mga taong pinagpala po, tatanda po natin kung bakit tayo pinagpala sa Panginoon para tayo maging pagpapala rin po sa ibang tao. Huwag po natin hintayin na tanggalin ang ating pagpapala bago tayo ika nga maliwanagan at maika nga mahimasmasan na mayroon pala talagang tayong layunin sa ating pagpapala. At huli po, para sa mga taong may karamdaman lalo ng tinamaan ng COVID, Lord, pinapanalangin po na palakasin mo ang kanilang immune system at sila po ay gumaling at makabalik na po sa kanilang tahanan. Pagpalain niyo po ang bawat mamamayang Pilipino na kikinig at nanonood sa programang ito sa pangalan ni Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, mamaya, kung ano po, 12 o'clock po. 12 o'clock po, magkita-kita po tayo sa aking YouTube channel, sa Ching Positive. May papalabas po kung napakagandang ika nga eh, mensahe po doon na may matuturuan po kayo, lalo na yung mga tao may utang po. Kung gusto niyo makalabas sa utang, panoorin niyo po ng 12 o'clock. Yan po yung aking paksa. Ha, Ani Legaspi, Salim Petron, maraming salamat po. Ito po si Ching Kitan, nagpapaalam at nagsasabi to every problem, there's always a bago tayo magpaalam. Ito pa, oh, medyo ano, may pahabol lang po. Babatiin lang po natin ang ating studio engineer sa Aaron Tolentino, si Jun San Juan, program assistant si Nia Bugarin. Okay, Cargan operator si Jonalyn Damian at technical director Grace Toledo. Maraming salamat po. Buti na lang hinabol mo. Tapos siya kita nagsasabi, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Ching Positive. Bye. Kaya mo yan. Maniwala ka. Huwag ka nang di kayang gawin. Samahan niyo ako ulit next Sunday. Ito po si Ching Kitan for Ching Positive. Sa Radyo 5 at 1PH. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.